trahedya, bagong mamumuno sa bansa, bagong sakit na mas nakamamatay daw, at kaliwat kanan na kontrobersya sa mundo ng industriya. Lahat ng yan, walang takot na pinangalanan at pinaninindigan sa bagong mga pangitain ng tinaguriang Nostradamus ng Pilipinas, kung kayo'y naniniwala, ang pangalan niya, si Jay Costura. May katotohanan ba ang mga ito? Ano pa ba ang ibang makapanindig balahibong basa sa barahan ni Jay sa natitirang mga buwan ng 2023? Tumutok na at makinig sa mga babala at prediksyon ni Jay Costura. Terrorist attack. Ito ang isa sa pinakabagong prediksyon na isiniwalat sa Rated Corina ng tinaguriang Nostradamus daw ng Pilipinas, si Jay Costura. Sa una naming paghaharap, walang alinlangang binitawan ni Jay ang pangitain ito na mangyayari anumang oras daw o araw. I had a dream last week na may nagtatakbuhan po sa mall. I was there, hindi ko lang malocate kung anong exact na mall, pero may pagsabog po akong narinig at naramdaman. At limang araw matapos ang aming eksklusibong one-on-one interview kay Jay, nagsilabasa ng balita sa social media na mayroon daw dalawang bombang natagpuan na sa tapat ng isang mall sa Iligan City sa Northern Mindanao. Ang mga ganitong pangitain at pangyayari ay hindi na bago sa mga taga-suporta ni Jay Costura. Una na siyang nagbigay ng mga babala noong 2018. Ang pagbagsak ng Shaman Air, ang naganap na barilan sa isang kilalang hotel at casino sa Maynila, at maging ang COVID-19 pandemic. Lahat daw ng ito nahulaan na ni Jay bago pa nangyari. Ang regalong ito ni Jay na para sa kanya ay bigay ng langit ay nararamdaman, nakikita at napapanaginipan daw niya. Kung may trahedya o kalamidad na magaganap, agad daw niya itong naaaninag. Bata pa lang daw siya ay alam na niyang may kakaiba siyang kakayahan. Katangi ang hindi niya ginusto, pero kusang ipinagkaloob daw sa kanya. Paano mo nalaman na meron kang parang ganyang klaseng kakayahan? Nagsimula siya when I was 7 years old. Ano ba, G? Anong pinagsasabi mo sa kapitbahay? Habang lumalaki ako, I was being bullied. Pag sa school, lagi lang ako nag-iisa. Bakit ka binubully? Kasi nakikita nila ako, nakikipag-usap ako. I know in myself na may kausap ako, pero pag nakikita nila, ako lang mag-isa. Nung unay, aminado si Jay na siya'y takot sa regalong mayroon siya. Katunayan, dahil sa regalong mayroon siya, maging ang sarili niyang pamilya, hinusgahan siya. Dumating din sa point na I was being rejected with my family. Natakot din sila kasi nga yung mga kapitbahay namin, kinundem na din sila kasi malas nga daw ako. Dahil malas ang tingin sa kanya ng mismong pamilya niya, si Jay napilitang mabuhay ng mag-isa. At sa paglayas niya, ang mga kalye ng Quiapo ang nagsilbing tahanan niya at saksi ng kanyang kalungkutan. Sa kanyang pag-iisa, mas lalong tumindi ang calling daw niya sa kanya na tuparin ang misyon sa mundo. Dito niya nasigurado na may basbas daw ng langit ang kanyang kakayahan. Ang pinaka hindi ko makalimutan sa buhay ko, na which is nag-enlighten talaga ako na I have a calling, yung nakasurvive po ako sa gutom dahil sa ostya. Pag kumakalembang po yung simbahan, pumipila po ako. Sa hostya, para may laman lang ang tiyan mo. Opo. Grabe naman yan! Opo. Totoo! Opo. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting natanggap na rin ng pamilya ni Jay ang tungkulin na magbasa ng kapalaran ng tao.
at magbigay babala. At dito na rin mas nahulma ang kapangyarihan ng kanyang panaginip at panghuhula. Sa kanyang pangitain din at mga babala na bulong daw ng kung anong puwersa sa kanya. Nailigtas niya mula sa tiyak na kamatayan ang sarili niyang kapatid. Pero hindi naging madali ang pagyakap ni Jay sa kanyang kapalaran. Dumaan na rin po ako na gusto kong tapusin ang buhay ko. Gusto kong... Bakit? Kasi pagtatawanan ka, sasabihan kang demonyo ka, salot ka sa lipunan. Pero sa tuwing makakarinig ng negatibo si Jay dahil sa kanyang kakayahang manghula, tanging mga dasal sa may kapal ang kanyang kakampi. Alam niyang nasa tamang landas siya ng buhay at patunay dyan ang mga pila ng mga taong dumarayo sa kanyang tahanan para humingi ng gabay kay Jay sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanilang mga palad at baraha. You believe ito ay gift talaga? In-embrace ko na lang talaga yung gift na to. Nilinaw naman ng manghuhula na walang bayad ang kanyang serbisyo sa publiko. Masaya raw si Jay na nakakatulong siya sa mga nangangailangan. Ang pamangkin ko po, galing po sila dito, nagpagamot din kay Miss Jay. Nagkaroon siya ng sakit, parang may sugat siyang taon na talagang inabot. Tapos pag iano sa doktor, wala namang nakikita. Nilapit nila dito. Tapos ngayon, okay na. Magaling na. Sa akin, mayroon daw element na gumagabay sa akin na ayaw niya umalis sa akin since bata pa daw ako. First reading niya, pag uwi ko, may nag-effect na sa akin. Basta naramdaman ko nagli-less siya. Kaya ang tanong ng marami, gaano ba katotoo si Jay Costura? Ano ang dahilan kung bakit patuloy siyang nagbibigay ng mga babala sa publiko? So ano ito? Anong tingin mo dito, Jay? Ito ay regalo o pabigat? Regalo siya dahil nakakatulong ka sa ibang tao, pero masasabi mo rin na curse siya or pabigat sa'yo kasi walang tigil ang paghuhusga sa inyong tao. Sa aming kwentuhan, walang takot na sinabi ni Jay ang kanyang mga revelasyon sa kanyang mga pangitain. Nakagigimbal na mga pangyayari ang kanyang iniwang mga salita para daw sa huling apat na buwan ng 2023. So eto na ngayon, ano ang mga prediksyon ni Jay Costura sa hinaharap? Kailangan ninyong manood, kaya huwag kayong aalis dyan. Ang mga makapigil hiningang prediksyon at babala ni Jay Costura, malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Nakakahawang sakit, kalamidad, kahirapan. Iisa-isahin natin ang mga makapanindig balahibong mga premonisyong ito ni Jay Costura sa natitirang buwan ng 2023. Sa natitirang apat na buwan ng 2023, Jay, balita ko may trahedya kang nakikitang tatama sa bansa. Opo, sa nakikita ko, may lindol na naman magaganap and sasakyan na pandagat ang malulunod, so sa nalalabing apat na buwan. And then, mag-ingat po tayo sa mga terrorist attack kasi magiging aktibo po sila. And especially sa mga malls, mag-ingat po tayo. So we're talking about yung isang trahedya sa dagat, opo, isang terrorist attack, sa isang mall, at lindol. Lindol, opo. Hindi lang trahedya ang lumalabas sa mga pangitain ni Jay Costura. May pangitaan ka ba sa bagong sakit
ang balita ko na peperwisyo sa mga tao. Ano naman yung sakit na yan? Ang tatamaan naman ngayon, it's a kind of virus pero sa utak naman siya tatama directly, no? So para maglalagas yung hair ng matatamaan ito, and then nagwawala talaga siya. So yun ang nakita ko, mangyayari pa lamang po. So natatakot ako at may nakikita pa akong parang it's kakaibang mga creature po siya. Hindi ko alam po, mga ibon, pero malalaki kasi siya eh. Yan, so may mga nakikita din akong isda, nakakaiba yung mga itsura nila. Ngayon din po yan. Ang panggagalingan? Opo. Ang panggagalingan nung sakit? Magsisilabasan din po yan. Ah, magsisilabasan. Mm-hmm. Pinaka hindi ko makalimutan. Siguradong marami ang magtataas ng kilay sa kutob ni Jay na ito sa politika. Humanda daw ang lahat sa pagbabago ng pamumuno sa bansang Pilipinas. May nakikita akong babae ang mag-aangat. It's kind of switching of the position, pero may aangat po na babae na magli-leader. May babala siya para sa mga sikat na kapamilya stars na sina Coco Martin, Vice Ganda, at ang Darna na si Jane De Leon. Mapangalanan mo? Mapangalanan po natin yung mga yan. So, continuous dun sa politika, nakikita ko, nararamdaman ko si Coco Martin. Parang he has the ability to run. And then, sa showbiz, sa local showbiz, nakikita ko si Vice Ganda na masaya siya tingnan. She's very happy, pero hindi siya okay. Nararamdaman ko yung pain niya sa chan and sleepless nights niya. Magsasuffer siya ng sakit bago matapos ang taon na to. Sa relasyon naman nila ni Ayon, sa nakikita ko naman, wala namang paghihiwalayan, pero I can see na parang inaalaw ni Vice na magkaroon siya ng sarili niyang pamilya. Okay. And si Jane, yung sa Darna, yan, mag-ingat po siya sa pagbabiyahe kasi may nakikita po akong aksidente sa pagbabiyahe niya. It's either car accident or motor accident. So mag-ingat po siya. Buong tapang ding isiniwalat ni Jay ang kapalaran ng isang sikat na atleta na umano'y maghihirap at magkakaroon ng problema sa pera. Ano yung basketball, volleyball, ano? It's more on physical kasi siya. So sabi natin boxingero siya. Magkakaroon siya ng mismanage sa financial aspect niya. So magkakaroon din siya ng issue with the relationship. Pero mas more on mahihirapan siya makakabawi sa financial niya. It's because of parang sa work na ginagawa niya ngayon. Pero iba naman ang opinion dito ng mga tao ng siyensya sa mga psychic na tulad ni Jay. Totoo, may panaginip, no? Pag ikaw natutulog, nananaginip tayo. So, balit kung meron kasi tayong mga wishful thinking, kung tawagin ko, yung mga tipong sana mangyari kahit sa panaginip. Kaya yung mga nais mo hanggang pagtulog mo, okay, maaaring maisama to o may pakita to sa panaginip na dahil sa pagpupunyagi mo naman, nangangarap ka magkaroon ng sariling bahay. Dahil doon, nagtrabaho ka, nakabili ka ng bahay at nagkatotoo. May mahigpit ding paalala ang simbahang Katolika sa mga ganitong babala o umano'y prediksyon sa publiko. Kung totoo ito, it cannot come from God. Kasi isa sa mga ipinagbabawal ng Biblia ay yung pagkonsulta sa mga soothsayers o yung mga nagbibigay ng mga predictions. Hindi kailanman para sa atin ang alamin kung ano ang future natin. Okay? Kundi ito'y para sa Diyos. It is a power that belongs to God. Kung titignan mo yung katekismo ng simbahan, ang pagkonsulta sa mga soothsayers ay kasalanan against the first commandment. Isang payo din ang iniwan ng isang alagad ng simbahan sa mga taong nahihilig magpahula. This is a very, very grave offense against the Lord. Kasi ito'y nagpapakita ng kawalang pagtitiwala sa Diyos at paghahangad na makontrol ang future ng isang tao. Giit
naman ni Jay Costura, maniwala man daw kayo o hindi sa kanyang mga pangitain, may patotoo man ito o sadyang nagkataon lang, iisa lang naman daw ang kanyang intensyon. Yun ay ang makatulong sa ibang tao sa pamamagitan ng binibigay niyang mga babala. Dahil sa huli, hawak pa rin natin ang ating kapalaran. Gabay lang ang tulad niya para makaiwas na nakaambang nakapahamakan. Ikaw, naniniwala ka ba kay Jay Costura? Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic. And has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!